Public address system o Trompa ang diskarte ng isang barangay sa Iloilo para tugunan ng hamon ng distance at blended learning ngayong pandemic. Tinatawag nila itong Trompa Aralan. Alamin ang sistemang yan sa unang balita ni Cedric Castillo. Magandang hapon po mga kabarangay. Sa tuwing tutunog ang trompa sa mga barabarangay, hudyat ito ng anunsyo, panawagan at kung minsan, sermon galing sa mga opisyal. Ay magsurpo tayo para din po sa ating kaligtasan. Pero sa liblib na lugar ng Alapasco sa Bataan, Iloilo, iba ang umaalingaungaw mula sa public address system. Kung hindi man si teacher, si totoy o si neneng, si aling pulis naman ang bumabanat sa mikropono para mag-storytelling. Mainit sa palengke at sa kamaputik. Kaya pala gusto ni nanay na maaga kami. Ito ang Trompa Aralan na inilunsad sa ilalim ng Sari-Sari Education Program. Kapag radyo kasi, limited yung range na makukuha mo. At lahat kailangan mo mag-provide ng radio na walang signal at sobrang hina ng kung kailangan nilang mag-internet, kailangan nilang umakyat ng bundok. Sa pamamagitan ng pondo mula sa international partner, tulong-tulong daw ang buong barangay sa pag-setup ng PA system. Naglagay kami ng mga anim na trompa na hanggang abot siguro hanggang 10 kilometro. Ang gusto kasi namin is marating kahit yung pinaka malayo na bahay. Ayon kay Teacher Chairman ng Alapasco Primary School, estudyante man o magulang, nahaharap sa mabigat na hamon mula nang ipatigil ang face-to-face classes. Especially talaga yung mga parents namin kasi nahihirapan sila sa mga lesson content kasi sila mismo ay yung educational level nila. Kaya po yung Trompa Aralan talaga, it answered the gap. May alitap-tap at mayroon ding gagampak. Mula storytelling tuwing hapon, ngayon buong araw na raw naka-broadcast sa mga trompa ang lesson for the day. Community learning na talaga yung nangyayari sa Trompa Aralan. Habang nagluluto ka, naririnig mo yung klase. Yung buong pamilya na talaga yung nag-aaral. Wala namang kumakanta, ma'am. Yun po, pwede rin pong kumanta basta na sa tamang tono at hindi po uulan sa buong barangay. Pero ang higit daw na nakakamangha sa kanilang proyekto tuwing may lumilitaw na munting talento. Dahil yung mga bata ay nasa bahay, kulang talaga sila sa exposure sa mga kwento, yung mga bagay na makatulong sa kanila para mag-imagine. Meron kaming kwento na sinulat ng dalawang bata, isang grade 5 at grade 6. So isang collaboration ito. Nakapagsulat sila ng kwento at dinevelop namin at yun ipapublish namin. Ngayon pa lang, hinihikayat na ng mga taga-Alapasco ang ibang komunidad na may sariling PA system. I-on ang mikropono, ang volume ay itodo at patunugin ang trompa para matuto. Para sa unang balita, Cedric Castillo reporting.